Kumatok sa pinto si Kuang Meng kahit nakabukas ang pinto at nakikita niya si Buntek nang nakaupo sa sopa at nagbabasa. Tuloy-tuloy, upo ka. Nasa kusina ang misis ko tinatapos ang pagluluto ng ating hapunan. Miay, narito si Kuang Meng. Miay, ito ang kapitbahay natin si Kuang Meng. Palagay ko'y magkakakilala na kayo ni An. Pinsan ni Miay. Iiwan na muna namin kayo mga lalaki. Pasensya na Kuang Meng. Nagagawin pa kami. Kundi hindi tayo makakapaghapunan. Kuang Meng, anong gusto mong inumin? Tama na ang isang beer. Kumuha si Buntek ng maiinom nila sa kusina. Iginala ni Kuang Meng ang mga mata sa buong salas. Simple ngunit may panlasa ang mga gamit doon. Naakit si Kuang Meng sa berding silid, palibhas ay walang ibang nakasanayan kundi dingding na puti. Hindi niya naisip na kailanman ay mapapaganda at mapapaliwalas ang isang plot ng Housing Development Board. Gusto ko ang pagkakaayos ng lugar niyo, Buntek. Hindi kami gumasta ng malaki riyan. Mahilig kasing mamili si Miay sa dating CCC Junction. Gayun din sa mga tindahan sa Sunjiro na nagbebenta ng lumang bagay na kilala rin bilang Tibbs Market. Narinig na ni Kuang Meng ang lugar na yun, pero wala siyang nabalitaan kundi napakabaho ng mga kanal doon. Nabalitaan din niya na noong araw daw ay pinagbibili roon ng mga magnanakaw ang mga nakulimbat nila. Maganda talaga ang pagkakaayos mo. Ang isang bahay o tahanan gaya ng buhay ay nababatay sa kung paano mo iayos. Ganun dapat ang maging pakaramdam natin. Ito ang pinipilit kong ituro sa aking mga estudyante. Magiging isang mabuting teacher ka, Buntek. Pinipilit ko, lahat tayo ay dapat magpumilit. Ano man ang ating gagawin, ay dapat itong pagbutihin. Hindi ako lubos na naniniwala. May mga bagay at trabaho talagang walang kahulugan. Maaring walang kahulugan niyon sa tingin, pero hindi naman talaga. Depende yon sa paraan ng pagtanaw mo. Naniniwala akong dapat itong tanawin mula sa malawak na pananaw ng lipunan. Isang social animal ang tao. Dapat muna natin itong tanggapin. Siguro nga, pero hindi ba't ito rin ang simulang ginamit ng mga tao noong unang panahon para pangatwiran ang pangangailangan nilang makapangalipin? Pero hindi natin tinatanggap ang pangangalipin ngayon.